kung meron kayong mga na-miss na opportunity dati mga kapiksi, parang ibabalik sa'yo ni universe yung mga na-miss na opportunity na yon. Tapos pwede mo siyang pag-aralan ulit, itanong mo sa sarili mo, gusto ko pa ba tong opportunity na to? So let's say for example, baka dati may nag-alok sa'yo na magnegosyo, tapos hinindian mo, no? Tapos parang ngayon, ibabalik sa'yo ni universe yung tao na yon, parang makikita mo ulit siya, tapos parang tanong mo sa kanya, uy, okay pa ba yung negosyo na to? Ganyan-ganyan. Tapos, pag tsaka mo, parang ibabalik ulit sa'yo ni universe na, oh, eto, baka gusto mo ulit ito. Hello guys, hello Sagittarius, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagatang episode natin for tonight is Money Money Come to Me. Ito yung ating money reading para sa Sagittarius, Sun Moon Rising sign and Venus. By the way mga kapiksi, naka-upload na yung inyong 2025 kapalaran guys para sa bawat zodiac signs. If hindi nyo pa napapanood yung video nyo, panoorin nyo na guys, punta lang kayo sa YouTube homepage natin. Nandun yung video nyo mga kapiksi. So, ito yung ating money manifesting technique para sa inyo, Sagittarius. We have protect. Keep all bills and invoices well away from mirrors, windows, and other reflective surfaces. Otherwise, you will attract more claims on your money. So, ibig sabihin nito guys, yung sa mga iwasan nyo maglagay ng mga bills no, sa mga reflective surface like mga salamin. So, yung mga bills na sinasabi dito guys, yung mga bills na bayarin, yung mga Meralco bills, internet bills, credit card bills, yung mga binabayaran, yung mga may due date, ganyan. So, sa mga bahay kasi ng mga Pinoy, di ba, usually, dati nakikita ko to pagka kunwari pupunta ako sa bahay ng kaibigan ko or kakilala ko, may mga malalaking salamin sa sa living room, tapos may lagayan ng mga suklay yon, di ba? Tapos nandoon nakalagay yung mga bill sa Meralco, sa ano, sa tubig ganyan, para daw matandaan yung due date mo, para matandaan ganyan. So, at least nowadays, uso na yung paperless billing, kaya wala nang masyadong bill na dumadating, mga kapiksi. Sa bahay namin, yung mga bill diretso sa drawer ko, sa cabinet ko. So, ganun yung gawin nyo guys. Huwag nyong ilagay dun sa mga salamin. Kasi, nagre-reflect nga yung salamin, no? And as a consequence, kapag nagre-reflect siya, dumodoble. So, dumodoble, ibig sabihin, pwedeng mas marami yung gastos nyo, doble yung gastos nyo, ganyan, more claims on your money, yung ma-experience nyo, mga kapiksi. So, imbis na mga bill yung ilagay nyo dun sa salamin, maglagay kayo ng pera, no? Pwedeng coins, pwedeng money bills, mga kapiksi, and as a consequence, you will have more money in return from the universe. So, regardless of what you do sa 3D, yung mental diet yung nagpapagana dyan, mga kapiksi. So, make sure na kapag ginawa nyo yun, you believe na dadami yung pera nyo, guys. Okay? Alright. So, comment down below, Sagittarius, if feeling nyo nakaresonate kayo dyan, mga kapiksi. Or kung ginagawa nyo na ba yung technique na yan, guys, comment down below, mga kapiksi. So, tingnan natin yung ganap sa inyo, sa kaperahan nyo, Sagittarius, ngayong November. Shuffle natin to. Abang sinashuffle ko to guys, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon.
Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, meron tayong bagong promo ngayong October. Magbibigay tayo ng free 3-in-1 pampaswerte subliminal mga kapiksi. So pampaswerte sa buhay, sa pera at saka sa love life. Worth 1,500 yung freebie mga kapiksi, kaya mag-avail na kayo. And meron din tayong bagong course mga kapiksi, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para mawala yung mga kabit ng mga jowa nyo guys. 20% discount naman until October 31, kaya mag-avail na kayo mga kapiksi. So, Sagittarius guys, kaya na-present ng Queen of Wands. Ito yung ating money energy. Angel number 666 guys, i-check nyo yung ibig sabihin niyan. Baka may additional namin sa inyo ang inyong mga anghel gabay, mga kapiksi. Meron dito yung presence ng Air Sign, Aquarius, Gemini, Libra. For some of you, maaring may air element kayo sa inyong natal chart or you may be dealing with an air sign. Ito guys, this is both negative and positive. Unahin natin yung negative guys. For some of you guys, nakakaramdam ako dito na parang abuso, no? Parang may umaabuso sa inyo mga kapiksi or nakaka-experience kayo ng pang-aabuso, pang-bubuli mga kapiksi. For some of you guys, pwedeng naloko din kayo sa mga kontrata nyo, no? Naloko kayo sa kontrata nyo, tapos parang, let's say for example, nag-apply kayo sa abroad, sa ibang bansa, tapos ang in-applyan nyo is caregiver lang. Tapos, bukod pala sa pagiging caregiver, kailangan nyo rin maging housemaid, yung mga ganun. Parang meron kayong mga ginagawa na beyond dun sa kontrata nyo. Kaya parang feeling ko, yung iba sa nyo na abuso. Pwedeng sa workplace din, let's say for example, encoder yung in-applyan mo. Tapos, bukod sa pagiging encoder, meron pang ibang tasks na pinapagawa sa'yo na beyond dun sa role na pinirmahan mo dun sa kontrata mo mga kapiksi. So, yung mga ganun. Sometimes, it's okay to go beyond extra mile, pero hindi abusive, no? Kasi dito, parang umaabuso mga kapiksi. Parang feeling ko, umaabuso or naaabuso ka ng amo mo or ng employer mo na maraming pinapagawa sa'yo. Tapos yung sahod mo, parang overworked, underpaid kayo mga kapiksi, no? So parang naloko kayo doon sa sense na yun. Comment down below if nakaka-resonate kayo kasi maraming ganyan na iba yung ginagawa. Sometimes level 2 ka lang pero yung mga pinapagawa sa'yo pang level 4 na trabaho, yung mga ganon, no? Hindi porket kaya mo mag-deliver pinapagawa sa'yo pero yung sahod mo pang level 2 lang. Napaka-unfair, di ba? May hugot. May hugot si Kapiksi. So, comment down below, guys, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan, mga kapiksi. Kasi for some of you, kung feeling nyo talaga medyo na-agrabyado kayo, you can talk to your employer or sa mga boss nyo na, boss, medyo nahihirapan na kasi ako. Parang hindi ito yung pinirmahan ko. O kaya naman, kung gagawin ko to, baka pwede mo akong dagdagan ng sahod. Which makes sense because you deserve it mga kapiksi, diba? Deserve nyo. Kung gagawin nyo rin lang yun, edi dagdagan na lang nila yung sahod nyo, diba? Para hindi unfair sa inyo, mga kapiksi. Huwag kayong matakot na magsabi ng ganun because you're just asking for what you deserve, mga kapiksi. And then you affirm, no? Habang ginagawa nyo yun or habang sinasabi nyo yun, you affirm na, I will get what I deserve. I will get what I deserve, no? Ibibigay sa'yo kung ano yung deserve nyo, mga kapiksi. Okay? On the good side naman, eto guys, nakikita natin, may movement, may progress. Yung iba sa inyo guys, yung mga nag-iisip na umalis, mag-move, mag-change, mag-change ng job, mag-change ng location sa trabaho, mag-change ng employer, mag-change ng trabaho, basta anything na may kinalaman sa change or pagbabago or movement, mga kapiksi, maaaring matuloy yan, may magandang sign na ibibigay sa'yo si universe sa paglipat mo. Kapiksi. Okay? Pwedeng change of employer, change of nature. Pwedeng ano din, let's say for example, from employee to entrepreneur. O kaya naman, from physical store to online store, yung mga ganon. So, nakikita natin yung change, yung movement, mga kapiksi. Matutuloy yung movement na yan. And kapag natuloy yung movement na yan, mga kapiksi, parang mas lalong magiging malakas ka, magiging strong ka, mas magiging maganda yung kitaan mo or mas magiging stable yung iyong kita, mga kapiksi. Yung iba naman sa inyo, yung mga trabaho na may kinalaman sa transportation, movement, let's say for example, pilot, stewardess,
or steward, flight attendant, mga seaman, barko, driver, yung mga driver ng kahit anong sasakyan. Kung meron kayong mga travel agencies, travel companies, yung mga ganyan, no? Insurance, car, kung meron kayong mga, kung ang trabaho nyo ay sales agent ng mga kotse, basta anything na may kinalaman sa transportation, mga kapiksi, magbo-boom yung inyong trabaho, magbo-boom yung demand sa inyo ngayong November, and syempre kapag nagbo-boom yan, mga kapiksi, malaki rin yung kitaan nyo, guys. So, nararamdaman natin na parang uulan talaga ng blessings, uulan ng kita sa inyong mga kapiksi. Actually, kahit ano naman trabaho nyo, pero highlighted yung mga nabanggit ko na may mga kinalaman. Ibig sabihin na highlighted, malaki yung chance nila, mga kapiksi, no? So, parang nararamdaman natin na uulan ng blessings, uulan ng kaperahan sa inyo dun sa mga nabanggit ko ngayong November, guys. So, imahin-main nyo na yan sa comment section. Kung meron kayong mga na-miss na opportunity dati, mga kapiksi, parang ibabalik sa'yo ni universe yung mga na-miss na opportunity na yon. Tapos, pwede mo siyang pag-aralan ulit. Itanong mo sa sarili mo, gusto ko pa ba tong opportunity na to? So, let's say, for example, baka dati may nag-alok sa'yo na magnegosyo, tapos hinindian mo, no? Tapos parang ngayon ibabalik sa iyo ni universe yung tao na yon, parang makikita mo ulit siya, tapos parang tanong mo sa kanya, uy, okay pa ba yung negosyo na to, ganyan ganyan. Tapos pag tsaka mo parang ibabalik ulit sa iyo ni universe na, oh, eto baka gusto mo ulit ito, pag-aralan mo, check mo, kasi baka nandito yung swerte na hinahanap mo, or baka ito talaga yung gusto mong gawin, okay? So mga ganun, may ibabalik na opportunity sa universe sa Sagittarius ngayong November na pwedeng makatulong sa iyo, okay? And then para naman dun sa mga kapiksi natin na may mga inaantay na kontrata, mga kapiksi, no? Parang ito na yung chance na na inaantay nyo, mga kapiksi, maaari kayong makatanggap ng magandang update or balita dun sa mga contract signing, job signing, job offer, or kaya naman if meron kayong mga documents or requirements na nilalakad na may kinalaman sa trabaho nyo, pwedeng-pwede na siyang ma-approve, mga kapiksi, or mapapasain nyo na rin yung good news na yun, guys, okay? Okay, so very positive, Sagittarius, may negative din, guys, pero focus kayo dun sa positive, syempre. I-accentuate natin palagi yung positive, mga kapiksi. Okay? So, lahat ng positive, guys, i-mind-mind nyo na yan. Mind, mga kontrata, second chance, sa opportunity. Ano pa ba yung sinabi ko? Uulan ng blessings, yan. Uulan ng blessings, masaganang pera, lalo na dun sa mga movement, no? Mga transpo na sinabi ko, mga kapiksi. Okay? Alright, so comment down below if hindi nyo naka-resonate kayo dyan. And guys, ito yung ating 2025 kapalaran. Panoorin nyo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe. And ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.